So what's up mga sir? Narito na naman tayo sa panibagong tutorial. At ang tutorial natin for today is about comments. So bago ko itungurang comments, make sure nakapag-subscribe ka na sa channel ko at nakapag-like ka na sa mga videos ko. Sige, start na tayo. Comments. Ginagamit natin ang comments upang makapag-relay tayo ng mga messages or ng mga information sa mga tao magpapasa ng code natin. Maganda ang comments kasi hindi nito naaapektuhan ang iyong source code o yung program na kira mo. Kasi mag-i-stay as neutral lang siya sa loob ng forms. Now, para makita niyo kung paano ako mag-comments, let's try to create a simple program. Okay. So, let's say, maglagay ako na ng declaration. Ngayon, gusto ko sabihin na ang variable na to ay gumagamit ng integer at siya ay isang uri ng integer declaration. So, using a single line comment, pwede ko sabihin na this variable declaration is an integer. Mapapansin nyo, hindi siya nagpo-post ng syntax error or error na nakikita po natin palagi kung tayo ay nagpo-program gamit ang NetBeans. So, ang ating comments na nakikita nyo ngayon ay isang uri ng paalala or information para malaman mo kung ano ang gustong sabihin ng programmer sa mga source codes na kanyang kinuha for the program. Nalagtag naman ako ng isang example. Lalagay ko naman ay string name is equals to. Now, sasabi naman ako, this variable declaration is a string. So, mas malilinawan ngayon yung babasa ng code ko na ito palang part na to ay string. Pwede kong gagawin kanyan para mas malinaw at mas maunawaan niya na I am pointing this line. Papapansin nyo na kumamit ako ng mga unfamiliar words sa Java. Kasi usually, kapag gumawa ka ng ganito, tinanggal mo yung comments mo, it poses an error. Single line comments only pertains to a single line. Kaya nga po siya single line. Kasi itong line lang na to ang merong affected na comments. Kung sakali pababa ka sa part na to, let's say lagi ko dito is hi, hindi niya tatanggapin yan kasi yung comments mo ay hindi sumasakop hanggang baba. Now, let's say, naglagay ako dito ng double value desi is equals to 5.0. At meron akong isa pang value dito. Let's say, double value desi 2 is equals to 7.09. Now, ang gusto kong mangyari ay pwede kong gawan to ng comments. Pwede kong gawan siya ng comments na ganito, which is what you call a multi-line comment. For example, this is a double declaration. Gagamitan mo lang siya ulit ng asterisk slash upang mag-close ang ating multi-line para mag-close ang ating multi-line comment. Kung tatanggalin ko ang ending part na to, maapektuhan ang lahat nasa baba. Since ang ibig sabihin kasi nito is all, dito, pababa, is considered to be a comment. So, pwede mong kontrolin kung anong specific part lang ang magkakaroon ng comment. Pwede mong ilagay yan dito, nakababa, at lahat ng itatype mo dito is considered to be a comment. Ayos, diba? Walang kahirap. So, saan nyo pa ginagamit ang comments? For me, ang comments ay isang importanteng feature ng Java o ng isang programming language upang kung sakaling ipapasa ko ang source code ko sa ibang tao, maunawa nila kung ano yung gusto kong iparating. And at the same time, magkakaroon sila ng mga idea kung paano nila itutuloy yung source code ko. Isa pang idea ng comment is na-organize nito ang isang magulong source code. Mas maintindihan nito at mas madali siya lang unawain.
So I hope natutunan kayo ngayon sa tutorial natin about comments. Don't forget na dapat lagi ka nagko-comment kapag nasa programming stage ka na. Kasi mas maganda pa rin na nalalagyan mo ng mga mark yung progress mo. At the same time, mas nakakaroon ka ng idea kung ano yung susunod mo. By using comments, it will make your programming very easy. So, thank you very much for watching for this video. Kung hindi ka pa subscriber, again, subscribe ka lang. Libre lang naman yan, wala yung bayad. And like mo na din ang video na to. Kung may questions ka pa, lagay mo lang sa comment section. Thank you very much, and see you guys soon.